Movie Recap Tagalog here. Sa panimula, ipinapakita ang 111 years old na si Bilbo Baggins na nagsusulat ng kanyang karanasan at pakikipagsapalaran para sa pinsan at tagapagmana na si Frodo. Nagsimula ang istorya matagal na panahon na ang lumipas, sa City of Dale kung saan tahimik at masaganang namumuhay ang mga tao. Katabi nito ang Erebor o Lonely Mountain kung saan matatagpuan naman ang pinakadakilang kaharian sa Middle-earth. Sa kamangha-manghang kastilyong ito nakatira si Haring Thror, ang anak na si Thrain at ang apong si Thorin. Walang hanggan ang yaman na matatagpuan dito tulad ng ginto, diamante at iba pang hiyas. Dito rin nila nadiskubre ang pambihirang hiyas na Arkenstone o the Heart of the Mountain. Ito ay simbolo ng karapatang mamuno, kahit na mismo ang hari ng elves na si Thranduil ay nagbibigay pugay kay Haring Thror. Nasilaw ang hari sa kayamanan at naging ganit. Di nagtagal ay natapos ang kapayapaan at kasaganaan ng City of Dale at Erebor nang ang isang dragon na tinatawag na Smaug ay nasilaw sa angking yaman nito. Winasak ng dragon ang City of Dale tapos ay sinakop ang Erebor. Kinuha ng hari ang Arkenstone ngunit nabitawan ito at humalo sa ilog ng ginto. Walang laban ang dwarves sa dragon kaya't humingi si Thorin ng tulong sa elves, ngunit hindi sinugal ni Haring Thranduil ang buhay ng mga kasama sa bagsik ng dragon. Walang nagawa ang lahat ng dwarves kung hindi ang maghanap ng bagong lugar na titirahan. Sinubukan ni Haring Thror na bawiin ang kaharian ng Moria ngunit nasakop na ito ng libo-libong orc na pinamumunuan ng higanteng si Azog. Napugutan nito ng ulo ang lolo ni Thorin na si Haring Thror. Dahil dito, nanlumo ang ama ni Thorin na si Thrain at nawala. Hindi nila alam kung napatay ba ito o nabihag ng kalaban. Nawalan sila ng leader kaya't natalo sila at maraming namatay. Gayunpaman, may isang batang prinsipe ang matapang na hinarap si Azog. Ginamit nitong panangga ang sanga ng puno at nagawang putulan ng kamay ang higanteng si Azog. Ito ang nagbigay sa kanila ng pag-asa para patuloy na lupigin ang mga orc. Natalo nila ang mga orc ngunit hindi nila nasakop ang Mount of Moria na pinamumugaran ng mga orc. Ang mga dwarf na nakatira sa malaking kastilyo ay naging palaboy sa kagubatan. Si Thorin naman ay nagtrabaho sa lungsod bilang panday. Sumunod na eksena sa lungsod ng Shire kung saan mas bata pa si Bilbo, binisita siya ni Gandalf the Grey na isang wizard. Niyaya siya nito sa isang pakikipagsapalaran, ngunit tinanggihan niya ito. Nag-iwan si Gandalf ng marka sa pintuan bago umalis. Makalipas ng ilang oras, isa-isang dumating ang mga dwarf sa bahay ni Bilbo at doon naghapunan kasama ni Gandalf. Maya-maya lang ay dumating ang leader ng mga dwarf na si Thorin. Pinakilala ni Gandalf kay Bilbo ang leader. Nagpulong sila para pagplanuhan ang pagbawi ng Erebor sa Smaug na nakabantay rito ng 6 na pangtaon na. Inabot ni Gandalf kay Thorin ang susi sa isang daanan papasok ng Erebor. Ito ay ibinili ng ama ni Thorin na si Thrain. May mapa rin si Gandalf na maggagabay sa kanila papasok ng Erebor ngunit tanging elf lang ang nakakabasa ng sikretong nakasulat dito. Alam ng dragon ang amoy ng mga dwarf kaya't kailangan nila ng tulong ni Bilbo. Gayunpaman, tumangging makipagsapalaran ni Bilbo sa takot na hindi na siya makakabalik ng buhay. Kinabukasan, wala na ang lahat pagkagising ni Bilbo. Napagdesisyonan niya na samahan ang grupo kaya't sumunod siya at hinabol niya ang mga ito. Tinuloy nila ang paglalakbay patungong Lonely Mountain at narating nila ang kagubatan matapos tawirin ang bulubunduki ng Shire. Doon muna sila nagpalipas ng gabi. Sa di kalayuan, nakita sila ng isang orc. Sumunod na araw, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Narating nila ang lugar kung saan sila pwedeng magpalipas ng gabi ngunit sinabi ni Gandalf na mas maigi kung didiretso na sila sa Hidden Valley. Tumutol si Thorin dahil ayaw niyang pumunta sa lugar ng mga elf na tinalikuran sila noong panahon na sinugod sila ng dragon. Sinabi ni Gandalf na ang elf na si Lord Elrond ang makakabasa ng nakasulat sa mapang dala nila. Napikon si Gandalf sa ugali ni Thorin na galit pa rin sa mga elf, nag-walk out si Gandalf at nagpalipas ng oras mag-isa. Paglubog ng araw, napansin nilang nabawasan ang mga kabayo. Nalaman nila na kinuha ang mga ito ng mga higanteng trolls. Hinarap nila ang mga ito ngunit nabihag si Bilbo kaya't sumuko sila. Bago pa man sila maletsyon ng mga trolls, dumating si Gandalf at hinati ang bato kaya't tumagos ang sikat ng araw. Dahil dito, naging bato ang mga halimaw sa sikat ng araw. May natuklasan silang kuweba sa malapit na tirahan ng mga trolls, nakita nila doon ang mga kayamanan na ninakaw ng mga ito.
Napulot naman ni Gandalf ang isang maliit na espada na nagliliwanag kapag may papalapit na orc o goblin. Ibinigay niya ito kay Bilbo. Ilang saglit pa, dumating si Radagast the Brown na isa ring wizard. Sinabi nito na nababalot ng kadiliman ang kagubatan ng Greenwood. Nalaman niya na ang masamang puwersa sa kagubatan ay galing sa Dol Guldur na isang abandonadong gusali. Nakalaban niya doon ang isang dead soul na kontrolado ng necromancer na nakatira doon. Ibinigay niya kay Gandalf ang espada na nakabalot sa tela na nakuha niya sa nakalabang dead soul. Maya-maya lang ay inatake sila ng mga wargs na nagpapahiwatig na may paparating na mga orc. Pagdating ng kalaban, nilihis ni Radagast ang atensyon ng mga orc at warg at nagpahabol sa mga ito habang ang grupo naman ay tumakbo papalayo. Di nagtagal ay napansin sila ng mga orc nang mapaslang nila ang isa. Bago pa man sila mapaligiran ng kalaban, may nakitang sikretong lagusan si Gandalf. Pinasok nila ang lagusan kaya't natakasan nila ang mga ito. Nalaman din nilang tinugis ng mga elf ang mga kalaban. Ang lagusang dinaanan nila ay patungong The Valley of Imladris o Rivendell kung saan naninirahan ang mga elf. Namangha si Bilbo sa maaliwalas na lugar ng Rivendell. Nakipagkita si Gandalf o Mithrandir kay Lord Elrond at ipinakita sa kanya ni Thorin ang mapa. Sinabi ni Lord Elrond sa kanila na ito ay mababasa lang sa liwanag ng buwan. Nang isalang ito sa liwanag ng buwan, lumitaw ang bagong salita. Sinasabi sa mapa na ang huling liwanag sa araw ng Durin, ang magtuturo kung nasaan ang butas ng Susian sa sikretong pinto ng Lonely Mountain. Samantala, ipinaalam ng mga orc kay Azog na natakasan sila ng grupo ni Thorin dahil sinugod sila ng mga elf. Nag-utos si Azog na kuhanin ang ulo ng hari ng mga elf. Hinatid ni Lord Elrond si Gandalf kay Lady Galadriel, ang pinakamakapangyarihang elf sa Middle-earth. Nandoon din si Saruman the White. Napag-usapan nila ang tungkol sa Smaug na sinakop ang Erebor at Necromancer na nakatira sa Dol Guldur na kayang magpatawag ng mga patay. Nag-aalala si Gandalf sa pagbabalik ni Sauron. Ipinakita niya ang espada na galing kay Radagast. Ang espada ay ang Morgul Blade na pag-aari ng tapat na tagapaglingkod ni Sauron na si Witch King Angmar na matagal ng patay at inilibing. Hindi naman naniniwala si Saruman na ang Morgul Blade ay galing sa dead soul ni Angmar. Samantala, upang walang masayang na oras, umalis ang mga dwarf kasama si Bilbo nang hindi nagpapaalam sa mga elf. Naiintindihan naman ni Lady Galadriel ang pagtulong ni Gandalf sa mga dwarf na bawiin ang Erebor at isang palaisipan pa rin sa kanila ang Morgul Blade, Dead Soul at Necromancer. Napagtanto nila na unti-unting lumalakas ang puwersa ng kadiliman. Nagwika si Lady Galadriel na siguradong darating siya kung kakailanganin nila ng tulong. Nagpatuloy ang mga dwarf sa paglalakbay sa mga bulubunduking daanan. Sa gitna ng malakas na ulan, nasaksihan nila ang pag-aaway ng mga malalaking bato. Isa sa mga ito ay ang mismong kinaroroonan nila. Mabuti na lang at natapos ang labanan nang walang nadisgrasya sa kanila. Hindi naiintindihan ni Thorin kung bakit kasama nila si Bilbo at nagsabing hindi nila dapat kasama ito. Delikado sa dilim kaya't nagpalipas muna sila ng gabi sa loob ng kuweba. Sa kakahuyan, nagsimulang tugisin ng mga orc sa pamumuno ni Azog ang grupo ng mga dwarf. Nasaktan si Bilbo sa sinabi ni Thorin kaya't nagtangka itong bumalik sa Rivendell habang natutulog ang lahat ngunit nagising ang isang dwarf at pinigilan siya. Kasunod nito ay kuminang ang espada niya tapos ay gumuho ang tinutulugan nila. Bumagsak silang lahat sa tirahan ng mga goblin, binihag sila ng mga ito at dinala sa kanilang hari habang si Bilbo naman ay nagawang makatakas sa likuran. Gayunpaman, isang goblin ang naiwan at inatake siya. Nagpambuno sila hanggang sa parehas mahulog sa kailaliman ng kuweba. Nang matauhan si Bilbo, nakita niya si Gollum na pinalo ng bato ang nagising na goblin at hinila ito. Pag-alis ni Gollum napansin ni Bilbo ang singsing na nalaglag kaya't pinulot niya ito. Narinig niya ang boses ni Gollum na hinahanda ang kakaining goblin. Ilang saglit pa, di napansin ni Bilbo na nilapitan na siya ni Gollum ngunit di siya nasaktan nito dahil sa dala niyang espada. Napansin niya na dalawa ang katauhan nito. Nagkasundo sila sa pagbubogtungan. Ilang saglit pa, napansin ni Gollum na nakuha ni Bilbo ang singsing niya. Galit na galit itong tinugis siya. Napahiga siya nang sumuot siya sa bato at aksidenteng nasuot sa daliri niya ang singsing na nahulog. Dahil dito, naging invisible siya kaya't hindi siya nakita ni Gollum. Ang singsing na ito ay ginawa ni Sauron matagal na panahon na ang nakalipas para kontrolin ang mundo. Napunta ito kay Isildur.
tapos ay napulot ni Gollum sa ilalim ng ilog. Walang kamalay-malay si Bilbo tungkol sa pinagmulan ng singsing. Balik sa itaas ng kuweba, pinapapatay ng Haring Goblin ang mga bihag. Bago pa man sila mapatay, isang puwersa ng liwanag ang pinakawalan ni Gandalf na nagpataob sa lahat. Sinabihan niya ang mga dwarf na lumaban. Sa dami ng goblin tumakbo sila palabas at nilabanan ang sinumang humarang sa dadaanan nila. Kailangan lang nilang makalabas ng kuweba dahil takot ang mga goblin sa liwanag. Palabas ng kuweba, napansin sila ni Bilbo na suot pa rin ang singsing. Nilampasan ni Bilbo si Gollum para habulin sina Gandalf. Naroon pa rin ang pagdududa ni Thorin kay Bilbo. Natauhan si Thorin at mga kasama nang sabihin ni Bilbo na bumalik siya dahil namimiss niya ang maginhawang buhay sa tahanan at gusto niyang tulungan ang mga dwarf na bawiin ang kanilang tahanan na matagal nang wala sa kanila. Ilang saglit pa, inatake sila ng mga warg na inabutan sila sa paglalakbay. Umakyat silang lahat sa puno. Binulungan ni Gandalf ang isang mariposa para humingi ng tulong sa mga higanteng agila. Maya-maya lang ay dumating si Azog na naputulan ni Thorin ng kamay. Inutusan ni Azog ang mga warg na patayin ang lahat maliban kay Thorin na siya na ang bahala. Natumba ang mga punong inakyatan nila hanggang sa mapunta sila sa dulong puno na nakabingit sa bangin. Naitaboy nila ang mga warg gamit ang apoy, ngunit napunta silang lahat sa bingit ng kamatayan nang matumba ang puno. Matapang na hinarap muli ni Thorin si Azog na madali siyang nalupig. Inutusan ni Azog ang kasama na kuhanin ang ulo ni Thorin. Gayunpaman, umiral ang kabayanihan ni Bilbo at sinugod ang orc. Nahiya ang mga dwarf sa tapang na ipinakita ng isang hobbit kaya't nagkaroon sila ng lakas ng loob upang harapin ang mga kalaban. Bago pa man tuluyang mapatay ni Azog si Bilbo at mahulog ang mga dwarf na nakabitin sa puno, dumating ang mga higanteng agila upang sagipin sila. Isa-isa nitong hinulog ang mga warg sa bangin tapos ay iniligtas sila sa kamay ng mga orc. Dinala sila ng mga agila patungo sa ligtas na lugar kung saan matatanaw ang Erebor o Lonely Mountain. Nang matauhan si Thorin, unang hinanap niya si Bilbo na nagligtas ng kanyang buhay. Humingi siya ng tawad dito dahil pinagdudahan niya ang kakayahan nito. Sa pagtatapos ng unang yugto, makikita sa loob ng Erebor ang malaking dragon na binabantayan ang kastilyo at kayaman ang inagaw niya sa mga dwarf. Ang part 2 at 3 ay magkasamang mapapanood sa susunod na upload. Shout out sa taga Romblon State University Maine Ojongan Chapter, Ojongan Municipal Triskelion Council from Gerald Tomei. Sa TBS 13 ng North Caloocan OG Batuzay from Vince Jerry sa Borlagdatan. Sa Abu Abu Community Chapter, SJDM Global Grand Council from Rainer Mulang. Shout out kina Michael Laterte, Angelo Omagwing. Shout out sa Tau Gamma Phi Benjamin Village 2 Community Chapter at SJDM Council from Craven TV Blogs. Sa Apo Lakay Chapter from Jom of Cagayan Provincial Grand Council. Shout out kina Rom First TV, Eljan Patalinghog from Biasong Talisay, Juha Irkamar. Shout out sa Alpha Kappa Rho UPS 5 Chapter Paranaque Council from Aura Tox Flesha. Sa Batangas Varsatarian from Andre Audrey Bekatan. Shout out kina Kakoke TV, Rusty Nail at Carl Lastimosa.